Pupunta kasi ako ng Jensen ngayon para doon ako maghanap ng baby boy. Kasi balita ko, masarap at malaki daw yung tuna ng Jensen. Matagal na din kasi ako hindi nakatikim ng fresh at malaking tuna eh. Kung may mahanap man akong baby boy sa Jensen, sana magpatikim siya. Para hahanap-hanapin ko ang baby boy ng Jensen. Habang hinihintay ko yung flight ko, kumain muna ako ng pares at tumambay sa Starbucks. Excited na talaga ako makarating ng Jensen. Para mabigyan ko yung baby boy ng baby boy starter kit pack. Agad naman ako nakahanap ng baby boy at pinigyan ko siya ng 1,000 at damit. Siya si baby boy Clark, ang baby boy ng Jensen. Guwapo, moreno at higit sa lahat, may abs. Sinabi ko kay Bibi Boy na magkikita kami sa Starbucks kasi may ibibigay pa ako sa kanya. Pero pagdating ko, may sinama pala siya isang Bibi Boy pa. Pero okay na yun, guwapo naman at saka matangkad. Kumuha ko ng 1,000 para mag-order ng kape para sa kanilang dalawa. Nahiya pa nga yung dalawa eh, kasi sapat na daw akong kapiling nila. Ay, kinilig ako. May pinag-uusapan silang dalawa, tapos kinuha ng isang baby boy yung wallet ko. Nag-order na kasi ako ng kape at nakalimutan kong dalhin yung wallet ko. Hala, kumuha si baby boy ng 1,000 at 500. Tapos inabot ng isang baby boy yung 1,000 sa isang baby boy ko. At sa kanya naman daw yung 500. Habang wala pa ako, nagpaalam na isang baby boy na kasama niya. Mukhang nagmadali ata si baby boy na umuwi ah. Siguro nagmadali siya para hindi ko maabutan. Tapos na akong mag-order ng kape para sa aming tatlo. Tinanong ko si Baby Boy, sana yung kasama mo? At ang sabi ni Baby Boy, ah, nagmadaling umuwi eh kasi may laro pang basketball. Napakamot tuloy ako bigla. Mag-alis jeez na may basketball. Ah, baka sa iba yung tumitira. Ha? Huh? Ba't sa iba pa? Eh, pwede naman ako. Pala na nga siya. Ang sweet pala nitong si Baby Boy Clark at saka mukhang mabait. At sobrang mahihain talaga ni Baby Boy. Ganito pa naman yung bet ko, yung mga Baby Boy na misteryoso. Tinanggal ni Baby Boy yung mask niya. At lutaw na lutaw yung kagwapuhan ni Baby Boy. Tumingin ka sa aking mga mata. Kinilig ako. Parang may kawig siyang artista, di ko lang alam kung sino. Ay, alam ko na yung sa Magic Temple na si Jason Salcido. Nagpaalam na si Baby Boy kasi nag-alala siya sa motor niya na sa kasama niya. Ay, ayan na, nagpalinig na panggas. Pero hindi. Nag-request kasi siya kung pwede ba daw akong halikan sa pisngi. Ano ba yan? Strict pa naman yung parents ko. Mag-abot na sana ako ng pera para panggas niya. Pero tinanggihan niya ito. Di niya daw kailangan kasi may pera na daw siya. Sana lahat ng Baby Boy katulad niya, hindi magastos. At higit sa lahat, hindi demanding. Yung ibang baby boy kasi napaka-demanding. Binuksan ko kasi yung wallet ko para ibalik yung sukli nung nag-order ako. Hala, yung 1,500 ko nawala, nayawa na.